Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Rafael anak, dapat maging mabuti ka sa kapwa. Kahit na maraming masama sa mundo, huwag kang tumulad sa kanila at ipagpatuloy mo ang pagpapakabuti mo. Naalala ng matandang si Josepina ang bilin niya sa batang inaalagaan niya noon. Minahal niya ito at itinuring na tunay na anak. Inampo niya ito galing sa lansangan at pinangalan ng Rafael. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay at wala siyang kilalang ibang kamag-anak at hindi na siya nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling anak. Tuwing naaalala niya ito ay hindi niya maiwasang maisip kung kumusta na si Rafael. Matagal na panahon na din kasi nang muli silang magkita ng batang inaalagaan niya noon. Wala silang komunikasyon pero hinihiling ni Josepina na sana'y nasa maayos na kalagayan ang batang si Rafael. Ang huling balita niya rito ay nag-aral ito sa Maynila. Malungkot si Josepina dahil mag-isa na lang ulit siya sa buhay. Matanda na siya at unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Puti na ang buhok niya at kulubot na ang kanyang balat. Hindi na niya naaalagaan ang kanyang sarili dahil sa katandaan. Hirap na siyang maglinis ng bahay dahil siya ay mag-isa na lamang. Lapitin na rin siya ng mga sakit. Nahihirapan na rin siyang dumumi at umihi. Minsan ay nahihirapan siyang pigilan ang kanyang pagdumi kaya't nagkakalat siya sa bahay kaya yun ang pinagmumulan ng mabahong amoy sa bahay niya. Nakatira lang siya sa isang barong-barong at pagbebenta lang ng sampagita ang kinabubuhay niya. Matanda na kasi siya at nirarayuman na. Hirap na rin siyang umupo at yumuko dahil sasakit ang likod niya. Wala na siyang kasama sa buhay kaya napakalungkot ng buhay niya. Gustoin man niyang mag-ampon muli, ang kaso ay alam niyang hindi niya kakayaning mag-alaga ng bata. Kasalukuyan siyang gumagawa ng sampagita na ibinibenta niya sa simbahan. Maganda ang pagkakagawa niya rito at mabango ang sampagita na gawa niya. Nang matapos na siyang gumawa ng sampagita na ibibenta niya, ay lumabas na siya sa kanyang bahay na barong-barong. Uy, tignan mo, nandyan na yung mangkukulam. Lumayo tayo dali, baka kulamin tayo niyan. Balita ko nga, aswang daw yan. May narinig nga daw sina Jobilin, yung buntis na nagtitik-tik daw sa bubong nila. Baka yung matandang yan. Naku-naku, kaya ilayo mo ang anak mo dyan. Baka mamaya, aswangin pa ng matandang yan. May narinig nga ako, may nakulam daw dun sa kabilang bayan. Naku, baka kinulam ng matandang yan. Rinig na rinig ni Josepina ang mga bulungan ng mga kapitbahay niya. Kahit na alam niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito, ay hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Alam niya kasi na kapag ipinaliwanag niya na hindi totoo ang mga akusasyon ng mga ito sa kanya, ay hindi siya pakikinggan ng mga ito. Hindi niya alam kung saan nagmula ang usap-usapan na mangkukulam at aswang siya. Nananahimik lang naman siya pero hinusga na siyang mangkukulam at aswang. Agad na siyang pumunta sa simbahan patapos na ang misa kaya maya-maya lang ay maglalabasan na mga tao sa loob ng simbahan. Hinanda na niya ang mga sampagita na ibibenta niya. Ilang saglit pa ay nagsilabasan na ang mga tao sa simbahan. Kanya-kanya namang alok ang mga nagbibenta rin sa mga taong kalalabas lang. Si Josepina ay nagsimula na ring mag-alok sa mga napapadaan, mabuti na lang at may mga bumibili sa kanya. Ma'am, sir, bili na po kayo ng sampagita. 5 piso lang po. Alok ni Josepina sa mga napapadaan. Kahit tirik na tirik ang araw ay naglalako pa rin si Josepina. Bumibili naman ang ibang inaalok niya habang ang iba ay hindi siya pinapansin. Kumita naman ang 200 si Josepina sa paglalako nang mapagod ay napagdesisyonan niyang magpahinga muna at maupo sa mahabang upuan.
tagaktak ang pawis niya dahil sa sobrang init. Napatingin siya sa paligid ang daming tao. May sari-sariling mundo ang mga ito. Ang iba ay magkakapamilya, habang ang iba ay mag-isa lang at naglalakad. Ang iba ay mga magkakasintahan. Napukaw ang tingin ni Josepina ang pamilya na nakita niya na masayang magkakasama. Sa tanan ng kanyang buhay, isang beses niya lang naranasan na magkaroon ng pamilya. Yun ay noong inampun niya ang batang si Rafael, ngunit panandalian lang yon dahil wala na siyang balita rito. Masaya siya na nakasama niya ito at ito ang naging kasama niya kahit pa ang kasiyahang yon ay agad ding binawi sa kanya. Sa tingin niya ay may sarili na itong buhay, halos 2 dekada na rin kasi simula nang umalis ito. Naisip niya na baka nakalimutan na siya ni Rafael, pinapanalangin na lang niya na sana ay nasa mabuting lagay ito. Naglako pa si Josepina ng kanyang sampagita bago niya naisipang umuwi, ngunit nang pag-uwi niya ay nagulantang siya nang makitang ginigibana ang kubo niya. May mga tanod na at pulis, may mga nakikiusyosuring mga kapitbahay sa nangyayari sa bahay niya. Agad naman siyang humagod palapit sa ginigibang tahanan niya. Bakit niyo ginigiba ang bahay ko? Tanong ni Josepina at pilit pang pinipigilan ng mga taong gumigiba ng barong-barong niya. Lola, nakatanggap po kami ng reklamo sa may-ari ng lupa. Na-squatter lang kayo dito. Ibig sabihin, ay illegal ang pagtayo niyo ng bahay dito. Pinapagiba na ng may-ari ng lupa ang kubo niyo. Paliwanag naman ng pulis. Sino ba ang may-ari? Bakit hindi ba lang sinabi sa akin na may bumili na ng lupang ito? Bakit hindi ba lang ako kinausap at bigla na lang giniba ang bahay ko? Napahagulgol na lamang si Lola Josepina. Wala naman talagang may-ari ng lupang pinagtatayuan niya, kaya hindi niya alam na may bumili na pala ng lupa. May mga gamit pa siya sa kubo. Nandun ang mga larawan niya at ang kanyang anak-anak na si Rafael, pero natabunan na yon ng mga kahoy at pawid. Bigla namang dumating ang may-ari ng lupa. Ito ang mayabang at matapobring kapitbahay ni Josepina. Patagal na siyang inaalipusta nito dahil mahirap lang siya. Lagi din siyang kinukutyan nito. Hindi niya akalain na may sukdulan pa pala ang kasamaan nito. May gana ka pang magreklamong matanda ka? Eh perwisyo ka lang naman dito sa lupain ko eh. Squatter ka na nga lang, nagre-reklamo ka pa. Magpasalamat ka nga at tumagal ka pa rito. Nakakasulasok nga ang amoy dyan sa bulok mong bahay. Kaya mas mabuting mawala ka dito. Dahil peste lang ang katulad mong mahirap dito. Galit na sigaw ng matapobring lalaki. Parang awan nyo na. Matanda na ako. Mag-isa na lang ako sa buhay. At wala na akong mapupuntahan. Pagbigyan nyo na akong manatili dito. Hindi naman ako mamimirwisyo. Mamumuhay lang ako ng tahimik nang hindi kayo ginugulo. Parang awan nyo na po, sir. Umahagulgol na saad ni Josepina. Wala kaming paki sa'yo. Lumayas ka na lang dito dahil nakakapirwisyo ka na. Baka nga, ikaw yung napapabalitan ng aswang dito eh. Siguro ikaw yung nangulam dun sa lalaki sa kabilang baryo. At siguro, ikaw din yung dahilan kung bakit namamatay yung mga manok namin dito sa bayan. Mas mabuting umalis ka na dito ay sa mapirwisyo mo pa kami. Peste! Hampas lupa! Umalis ka na dito! Wala ka naman pakinabang. Wala kang kwenta. Sigaw ng matapobring lalaki. Pakiusap! Parang awan nyo na! Patuloy pa rin ang pagmamakawan ni Josepina sa matapobring lalaki, pero wala itong paki sa kanya. Wala namang ginagawa ang mga taong nakapaligid sa kanila at nakikiusyoso lang habang inaalipusta ang matandang babae. Mukhang tuwang-tuwa pa ang mga ito dahil nakasagap sila ng chismis na pag-uusapan nila. Lumapit si Josepina sa may-ari at hinawakan ng paa nito at nagmakaawa. Parang awa mo na. Pagbigyan mo na ako ng manatili dito. Pangako iyo, hinding-hindi ko kayo guguluhin. Kaya pakiusap, pagbigyan mo na ako ng manatili dito. Pagmamakaawa pa ni Josepina sa mata pobreng lalaki. Nagalit naman ang lalaki at sinipa siya. Sinabing umalis ka ng matanda ka eh. Napakakulit mo.
busit na ako sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, diba, na umalis ka na. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Nakakasuka yung pagmumukha mo. At wag na wag mo kong hahawakan, dahil baka kulamin mo ko. Peste ka talaga, matanda ka. Galit na sigaw ng matapobreng lalaki. Saksi ang mga kapitbahay nila sa ginawa ng matapobreng lalaki sa matandang ali. Tinratong parang hayop ang matanda, kahit na nagmamakaawa na ito, ay wala pa rin pakialam ang lalaki. Hagulgul na lang ang nagawa ni Josefina, dahil kahit anong gawin niya ay kasing tigas ng bato ang puso ng matapobreng lalaki. Maya-maya pa ay may dumating na magarang kotse. Sa itsura pa lang ng kotse ay mukhang nagkakahalaga na ito ng milyon-milyon. Napukaw naman ang atensyon ng mga chismosa sa bagong dating na kotse. Nagulat sila ng may gwapong lalaki na mukhang mayaman ang lumabas ng kotse. Sa tindig at sa itsura pa lang ito ay masasabi mong mayaman ito. Lumapit ang lalaking ito sa mga tao at nagtanong, "Saan po nakatira dito si Nanay Josefina?" Tanong ng lalaki. Nagulat naman ang napagtanungan dahil hinahanap nito ang matandang ali. Tinuro na lang nito ang nakaluhod na matanda na sinisigawan ng matapobreng lalaki. "Lumayas ka na dito, perwisyo ka lang dito eh, peste!" Rinig na rinig ang sigaw ng matapobreng lalaki. Nakita naman ng mayamang lalaki ang matanda, kaya agad niya itong nilapitan. "Nanay Josefina?" tawag niya sa matanda. Napalingon naman ito sa kanya. "Rafael? Anak?" Hindi naman makapaniwala si Josefina na muli niya nakita ang anak-anakan. "Ano pong ginagawa niyo dyan? Tumayo po kayo dyan!" Saad ni Rafael at inalalayang tumayo ang matanda. Napagulgul na lamang si Josefina. "Salamat sa Diyos at mabuti ang kalagayan mo!" Saad ni Josefina. Bigla lamang sumabat ang matapobreng lalaki. "Ikaw ba ang anak na matandang yan? Mukhang mayaman ka. Kailangan mo kong bayaran sa perwisyong binigay ng nanay mo. Naiintindihan mo ba?" Saad ng matapobreng lalaki. Sinamaan naman ang tingin ni Rafael ang matapobreng lalaki. "Wala kang karapatang sigawan ng nanay ko at wala akong ibibigay kahit isang kusing sa'yo. Because you don't deserve it." Saad ni Rafael at naglakad na palayo kasama ang kanyang nanay. Sumakay sila sa kotse at dinala niya sa pinakamalapit na mamahaling restaurant ang kanyang nanay-nanayan. "Ayos lang ba kayo, nay? Bakit pumayag kayo na alipustahin kayo ng taong yun? Ano pang ginawa niya sa inyo? Ipaghihiganti ko kayo. Hindi ako papayag. Naggaganunin ka lang nila." Iritadong saad ni Rafael. Malungkot nang umiti si Josefina. "Hayaan mo na, anak. Hindi mo na kailangan gawin yun. Ayos lang ako." Sagot naman ni Josefina. "Pero hindi pwede. Inalipusta ka ng lalaking yun." Inis na saad ni Rafael. "Kumusta ka na pala? Mabuti naman at binisita mo na ako. Matagal na rin noong nagkita tayo. Masaya ako na binisita mo ko, anak ko." Pag-iiba ng usapan ni Josefina. "Maayos naman ako, inay. Dahil sa tulong nyo, successful na ako sa buhay. Dahil po sa inyo, kung bakit ako nakatungtong kung nasaan man ako ngayon. Masayang masaya na po ako at kontento na sa buhay. May asawa at dalawang anak na rin po ako, nay. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo nabisita ng matagal na panahon. Nandito po ako ngayon para masuklian ang kabutihang loob ninyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Nanay Josefina." Kwento ni Rafael sa kanyang ina. Natuwa naman si Josefina dahil successful na sa buhay ang kanyang anak. "Masaya ako para sa iyo, Rafael. Masaya din ako na kasama na kita ngayon. Napakalungkot ng buhay ko simula nang mawala ka sa akin. Kaya napakasaya ko na nandito ka na ulit sa tabi ko." Saad ni Josefina. Ngumiti naman si Rafael at niyakap ang ina. "Maraming maraming salamat po sa lahat, nay. Pangako, hinding-hindi ko na kayo iiwan. Mananatili na ako sa tabi nyo habang buhay." Pangako ni Rafael sa ina. Tsaka lamang nalaman ni Josefina
na isang mayamang negosyante na itong si Rafael at may-ari ng malalaking subdivision. Marami itong pagmamay-aring subdivision kung kaya't napakayaman na nito. Nalaman niya rin na kaya hindi na ito nakakabisita sa kanya ay dahil lagi itong abala sa negosyo nito. Kaya nang yumaman nito ay naisipan na nitong kunin siya at bigyan ng sariling bahay at lupa. Nagalit naman ito nang malaman ang ginawa ng matapobrang lalaki sa kanyang ina. Kaya ang naisip nitong ganti ay binili nito ang malawak na lupa sa tapat ng matapobrang lalaki. Pinagpatayo niya ng mansyon ang matanda at nag-hire ng mga katulong at gwardya. Doon na rin sila naniraan ng kanyang pamilya kasamang matanda. Napakaganda na ng buhay ni Josefina kasama ang kanyang anak. Samantalang nang alipusta sa kanya na matapobring lalaki ay nalugmok at nainggit sa buhay na tinatamasa niya ngayon. Dahil ang dating matandang inaalipusta niya lang noon ay isa nang milyonarya at may-ari ng mansyon at sobrang yaman na ngayon. Malaki naman ang pasasalamat ni Josefina sa kanyang anak na si Rafael at masaya na siya sa kanyang buhay ngayon. Samantalang ang matapobring lalaki na nang alipusta sa kanya noon ay namamatay na sa inggit sa buhay niya ngayon.